Barbie. Kaya naman. Let's go. Ah, saya. Pinagtitingin lang kami dito kasi kami lang dalawa yung biker. Hi, what's up? Ka Barbie. Saan tayo nandito? Nandito tayo ngayon sa Batangas Pier and sasakay na tayo ng barko. Last po kami. Yeah, last kami. So, kung gusto nyong mag-bike or tumawid kayo ng Binoro. Mamaya yung details. Ibibigay natin yung details mamaya. So, later yung details. Pero for now, sasakay muna kami. Pagod na. Pinapakita lang namin. Pinapakita lang namin kung saan gawin pwesto. At parang malabo. Ano nangyari? Ito yung tawag nating Roro. So, sa mga taga Manila, usually ang alam nila, nagbabangka. Correct. So, we do have Roro, roll on, roll off, na biyaheng papuntang Calapan. So, ano pala yung meaning ng Roro? Hindi ko alam. So, yun yung pagkakaalam ko. So, pwede kayo tama, actually, ng tama. Pwede tama. Kayo mag-sakay ng kami. Okay na kami? Okay na daw kami! Ah, gilid lang. Thank you, kuya! Hello nga mga ka-Barbie! Papasok ba tayo sa loob? Ah, okay. Akala ko dito lang tayo. Okay. Kasi yung mic nga niya nasa ilalim. So, kailangan nakaganyan siya. So, ito yung loob nung dito ba tayo? Doon tayo sa kabila. Doon sa kabila, sa kandiwa, sa kanan. So, ayan si Barbie. Hello! Naglalaro ng maze. Nakahanap ang daan papasok. Maze runner talaga to. So guys, ito yung spacing pag lumuluwas kayo. So, kailangan talaga ganyan ka. Kaya tayo. Yeah, so, ayun na ang hagan. So, Barbie, how was the experience naman? Ayan, doon tayo sa rooftop. So, ayan, si Ka-Barbie yung maakyat. And, pagod, hassle yung pag-uwi, maraming requirements and all. Bakit ang Kuya, anong baro ko to? Rainau Station, sir. Rainau Station. Anong? Parang shipping company. Montenegro pa rin. Sige, salamat kuya. Sinin ko sa'yo, Montenegro Shipping. Montenegro Starlight naman sumasatamaan din. Shoutout sa mga Montenegro. Shoutout. So yan, akyat tayo. So guys, ito, Batangas Pier to. Nakikita nyo. Madalas yung iba kasi, ano lang, tracking lang. Pwede rin doon sa may unahan. Dito tayo sa may unahan. So yan, typical na barko moment, barko scene. So kung makikita nyo guys, ito another barko na nag-load ng cargo. Ito yung view. So ito yung view. How was the experience naman? Saya. Masaya. Masaya. Although pagod, pero ano, worth it naman. Dito lang tayo. Para, hindi para ano natin yung hangin. Ano? Mamaya, para hindi masyadong lumalabas.
Pero pag binalas... Kaya naman! Abangan nyo pa mga update-update namin. Itutour namin kayo dito sa Montenegro Shipping Lines. So mga ka-party, yung kasama ko busy sa paglalaro. Pakita ko lang sa inyo, itong si Viva Peña Florencia Lines ay maalis na. Bye-bye po. Ingat po kayo. Viva, Santo Domingo. Hello mga ka-Barbie, so nandito na nga kami, nakaupo kami sa Montenegro Shipping Lines. Explain lang namin sa inyo yung mga importanteng informasyon na kailangan nyo malaman kung gusto nyo mag-roro. So number one is you have to secure your S pass. Yes. Kailangan nyo mag-register sa online. It's s-pass.ph. Then malalaman nyo kung restricted ba or unrestricted yung pupuntahan. Yeah. Yes! Dapat meron din kayong Stay Safe application na may da-download sa Android and Apple application. Tapos pagdating nyo naman dito sa Batangas Pier, kailangan nyo pa-check yung S-Pass nyo kung approved or not. Correct. If approved, so pwede kayong pumasok. Since restricted yung lugar na papasokan natin, which is Calapan Oriental. Kailangan nyo ng S-Pass. So dapat ma-approve siya. After nyo ma-approve, papakita nyo sa kanila. Wala nang swab test. Wala nang swab test. Kung vaccinated ka naman is much better para hindi ka naingit like requirements. So for requirements nga pala sa S-Pass, may iba't ibang category. So check nyo na lang doon kung saan kayo magpo-fall. Tapos correct, makikita nyo naman kung ano yung specific requirements. Correct. Yun. So pagdating nyo dito, pa-check ng S-Pass. Then after nun, Stay Safe na app, which is i-scan nyo lang naman. Then after, since nakabike, papa-arastre tayo. Si Kuya Mark sa likod ko. Shout out. Hi, Kuya Mark. Shout out. Ayan. So, arastre, which is parang titimbangin yung bike. So, although di naman siya kabigatan, pero you have to pay for 65 or 75 pesos. Para hindi nyo nakalasin yung gulong. Correct. And para hindi na rin kayo tumahan sa screening ng pagpasok ng terminal mismo. So, doon ka napipila sa pila ng mga sasakyan. Correct. Then, after nun, bibili ka ng ticket. Correct. Na magkano yung ticket? Around 300 plus. Hindi mo kabisado. Kasi iba-iba siya eh. Iba-iba yung ano, per shipping line. Pero like, dito, sa Montenegro, magkano? Binayaran ko... Magkano yung binayaran mo? 625 divided yes. by 2. So, that's... Yun ang bahala. Bahala kasi. Yun, oo. So, nasa 300 plus na. 300. Correct. Yeah, 300 plus. So, after nun, po tayo marshalling. Tapos, sasabihin naman sa inyo kung paalis na yung barko. So, hintayin nyo na lang yung tawag. Yung notification. Okay, yung notification talaga. Cellphone. Yeah, hintayin nyo na lang yung tawag. Then, after nun, ilo-load na yung bike nyo. So, additional tip. Yan. Kung ayaw nyo magbayad sa barko, kasi ang isang bike is around 800 pesos. 800 pesos. Yan. Kung ipapark nyo siya, as motor kasi. Yeah, kung ipapark nyo siya na may dalawang gulong. Correct. Since, mababait ang crew ng Montenegro. Yeah, shout out sa kanila. Crew ng Montenegro Shipping Lines, napakababait po nila. Kaya dito kayo kumuha ng ticket nyo. True. Kasi hindi na nila pinakalas yung gulong. Yes! At hindi na kami pinagbayad. Maraming salamat po. Alam nyo na, magbabayad kami ng 800. Pero dahil sa kasama ko na talagang may charms and crystals by Joylim, hindi na kami pinagbayad. So, nakapark lang yung ano namin doon. And huwag kayong mag-alala kung nababother kayo na baka matumba or what. Sa Montenegro, palagi nilang sinisecure lahat. Sinali nila yung bike natin, kaya hindi siya matutumba talaga. And paalalaanan nyo sila kasi hindi naman nila alam na baka sa frame magtali or what. Sabi namin sa gulong na lang, i-secure na lang para hindi mag-gas-gas yung frame. At correct, ginawa naman nila, secured yung mga gamit namin doon, although hindi na rin namin sinagamit kasi
Damit lang naman yun. Umumulan ba? Waterproof naman yung bag natin. Correct. May rock frost, baka naman. Oo, rock frost, thank you, Bekeneman po. Baka naman. So yun, yun lang naman yung mga requirements. Much better if mag-travel kayo ng siguro madaling araw. If gusto nyo mas makarating ng umaga. Siguro, estimated four, time. 4 tayo. Ah, 4 o'clock tayo umalis eh. Mga around 7 or 8. Nandun na kami sa Kalapan. Abangan nyo pa mga update-update namin dahil papakitaan namin kayo ng mga malulupit na scenic view. Kaya naman, subaybayan nyo pa ang aming Tawid-Dagat Adventure. Hello mga ka-Barbie. So, nandito pa nga rin kami sa Montenegro Shipping Lines. Time check. 5:30 ng umaga. At ang nakakatawa, kung nakikita nyo ito, yan. Yan ay Montemayor. Montemayor pala. Sabi ko Montemayor. Trivia lang. Yung Montemayor is, ang alam ko nasa Guinness Book of Records siya. Or basta something about some, oo. H-check na lang namin. At kung meron ay ilalagay ko dito. Ayan. Parang naka-ano siya sa so yan. Yan yung view. Every time na pagbiyahe kayo. And ito. Ikaw magawa. So ito yung perfect view, di ba? Nandito kami sa kalahandagan. So yan, ito yung magiging view nyo pag bumiyahe kayo. Yan ay Batangas. Dito yan, Batangas yan. So, kung may pala kayo mag-TikTok, yan. Take me home of Boston. Puro kagago. Puro kagagoan lang kami dito. Inaaliw namin ang isa't isa. Dahil nga wala namang magagawa. Hindi rin naman kami makatulog. And enjoy na lang namin. Oo, enjoy na lang namin. Yes! Napaka-worth it naman yung yari. Yes, ang saya. At saka abangan nyo, hindi lang ito yung pwede namin yung pakita. Yes, abangan nyo pa yung mga... Marami pa. Marami, huwag mo sasabihin. Marami kaming ipapakita sa inyong mga adventure namin sa Mindoro Island. Ipakita natin yung ganda ng Mindoro. Yes. Proud Mindoreño, no? Yes. Kaya naman, abangan nyo pa ang mga update-update namin. So mga ka-party, kung makikita nyo, nandito na nga tayo sa Isla Verde, kung tawagin. Nakausap ko si Kuya Mark na niya, isa sa mga crew dito sa Montenegro Shipping Lines. At ang sabi niya sa akin ay, kaya ito tinawag na Isla Verde kasi kahit El Nino ba'y mainit? No, kahit sobrang init ng panahon ay green na green daw itong isla na ito. Kaya siya tinawag na Isla Verde.
kami mga ka-Barbie sa port ng Calapan, Mindoro. Kaya abangan nyo pa dahil pupunta na kami sa mansion nila Brian. Tara. Alright, let's go. Thank you, Kuya. So guys, welcome sa... Welcome to Calapan, Mindoro. Welcome sa province ng Mindoro. So on the way na tayo ngayon papunta sa bahay namin. So hindi ko na iano yung details later ng papunta sa bahay, pero so lang makita nyo kung gano'n naging successful at naging kung gano'n nag-improve yung province ko from the past few years. So yung iba iniisip nila, ah, may ganito ba dyan, may ganyan ba dyan? So actually meron. So eto na nga, on the way na kami ni Barbie sa bahay. Excited lang kami kasi naghihintay yung itlog at saka tuyo. Yan. Papadyakay namin yan. Gusto mo ba? Pwede. Ah, sige. Yan kahit dun sa may gitnang yun, oh, yung para mga hollow blocks. Yung pass natin, ah. Yung papel kanina. Apo. Hello mga ka-Barbie. So nandito na nga kami sa Calapan Port at pa-exit na kami dito sa port mismo. At ang nakakatuwa, napakababait ng mga security marshals dito. Ayan, sila Kuya. Baka meron kayong gusto batingin, Kuya? Baka may gusto kayo shout-out. Shout-out! Friendly ko, kapatang. Nasa bahay. Ayan o. Shout-out sa akin mga anak, yung Sabite. Yun, o. Sabite naman pala. Saka sa akin mga kapatid na sa Laguna. Yun. Sa Kirkyo. Ayun. Ayun. Kaya mga kababi, kung pupunta kayo dito sa Calapan Port ay siguradong safe kayo dahil mababait ang ating mga marshals dito at talagang i-check nila ang mga requirements na dapat dala nyo. Kaya naman, abangan nyo pa ang aming mga ganap-ganap dito. Tara! Hello mga ka-Barbie. So nandito na nga kami sa bahay ng aking kaibigan na si Brian at ayun siya, nagpapaikot ng aso. Kaya naman, dito ko natatapusin ang aming Tawid Dagat episode, My Roro Experience. Abangan niyo pa ang aming mga ganap-ganap dito kasi birthday niya at isi-celebrate namin. Mag-iiwan ako sa inyo ng mga kataga kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon. Always remember that you are important, you are loved, and you are worthy. Until our next adventure!